Let's go first to yung karanasan mo sa pamilya. Anong ginagawa mo ngayon para makasiguro na napapangalagaan mo ang relasyon mo kay Mikey? Okay. At first, i-edit natin, sama-sama na natin. Nung nasa lock-in po kami noon at nung pandemic days, lockdown days, I was at my lowest point talaga. Like, simula child actor, parang yun yung feeling na ngayon lang ako nakapahinga. Ngayon lang ako nasa bahay ng ilang months. Mm-mm. Then, dun ko na-realize lahat. Like, may traumas, hurts. So, nung time po na pumapasok si Mikey sa buhay ko, ito yung time na masasabi kong doon ko siya nilove. Dahil sa understanding niya sa akin, sa patience niya sa akin. Dahil yung past traumas ko po, alam kong hindi nag-work si dad and mom. Love ko sila both. Alam kong kahit may onting bias ako nung time na yun, nung bata ako. Alam kong ngayon, both sila nagkamali doon. Kung ano man yung naging sitwasyon na yun, Tito Boy. Okay. So, dumaan po sa akin yung trauma na yung pag iniiwan ng ka-relationship. Oh. Like, sa girlfriend and all. So, hindi ko po alam yun hanggat sa nung nakilala ko ito. At parang siya pa yung nakakita nun sa akin. Paul, patawad ha, because you went there. Mikey, you have to forgive me. Nahirapan ka pag iniiwanan ka. That last relationship you had was very public. Mm-hmm. It was extremely public. Ang gulo. How did you survive that? Kaya rin po actually, Tito Boy, naging toxic. Dahil meron po sa sarili kong nandun na yung trust issues ko. Nandun na yung tamang hinala ko. Like, aminado po ako sa sarili ko. Sobra pa ako sa seloso. Sobra pa ako. Kasi feeling ko, onting time lang may makausap lang na ibang lalaking, kaibigan, yung nagiging karelasyon ko. Feeling ko lulukohin ako. Pero Paul, how far did you go in that last relationship? Inakusahan ka ng maraming bagay. Oho. I don't want to go there because it's the past. But you brought it up eh. Oo. Actually, aminin ko po ngayon lang na wala yung pagiging bitter ko sa kanya. Kasi, okay, nung time po na yun, hindi ko matanggap, Tito Boy, actually, na ilabas yung mga ganung news about me na matagal ko na sinasabi, hindi naman talaga totoo. But you're okay now? I'm okay now. Okay.